5,000 yun. Sayang. Matitikas pa rin talaga. Alright, good morning po sa ating lahat. Ayan po, biyahe ulit tayo. Mayroon tayong pinasukan na unang booking dito. Pitikapin natin sa ng Kabalubad. Ayan, pupuntahan na po natin siya. Steve ang kanyang pangalan. So ayun, ilang araw din tayo hindi nakabiyahe, no? Mga nagdaang linggo. So 1 week tayo hindi nakabiyahe dahil inaabot tayo ng baha. Alam nyo naman, pag Marikina, bahain. Kaya pagkatapos ng baha, naglilinis ng mga gamit na binaha. So ayan, biyahe ulit tayo ngayon. Andito naman tayo ngayon sa kalsada. Puntahan na natin yung ating unang booking for Bodies Cafe. Ayan. Uy, kinansel niya. Kinansel. Laylayo na nang napuntahan ko, no? Sabay nag-cancel. Pero mo, pipikapin natin 2.2 kilometers. Tapos pagdating natin dito sa may malapit na sa may Nangka, sabay nag-cancel. Balik ulit tayo ng Tumana. Kasi doon, mas marami doon booking. Sayang. Pero okay lang dahil umaga naman, maraming magbubook niyan dahil pasukan ng empleyado. So ayun, pinasukan tayo ng pangalawang booking, no? Dito naman sa Concepcion Uno. Yung unang book kasi natin nag-cancel. Ngayon, punta naman natin dito sa pangalawang booking sa may Concepcion Uno. So ayan, on the way na tayo doon sa Abarilla Street, Concepcion Uno. Saan ba to? 139 cas. Opo, 139 ang cas. Kaya bilisan natin, baka mainip siya at i-cancel niya. Alright, I'm on the way na. Ranyuji. Ayun, na-pick up na natin yung ating unang pasahero. Drop natin dito sa may Mandaluyong, no? Long ride yung ating na-pick up ngayon. Ayos to. Magandang pangitain to, no? Kanina kasi yung ating unang booking, maliit lang yun, nasa 45 pesos lang yun, no? Buti na lang malapit na tayo dun sa kanyang pick up point, sabay siya nag-cancel. Pero okay lang yun sa akin yun. Ito medyo malayo-layo to, no? 11 kilometers. So ayun, panimula sa unang biyahe. Marami pala yung nangyari dito sa ilalim ng tulay, no? Na sa may river bank. Ano, grabe, kapal ng
iniwan ni Karina na putik. Sabing putik po, kapal, no? Halo. Putik, basura. Yan po. Kaya pala kahapon, pag-uwi ko, naka-close po ito, no? Doon tayo dumaan sa may Marcos Highway. Ayun, no? Grabe. Ah, parang dinaan ang Bilobio. Yung aming mayor na si Mayor Marcy, mabilis eh. Parang una niyang nilinis yung mga palengke, mga barangay bago ito, no? Tapos lalo na doon sa Provident Village, ang kakapal din ng mga putik doon. Wala siyang mga basura, pero ang iniwan ni Bagyong Karina, puro putik, no? Traffic pala rito. Yung dumadaan sila sa bus lane, no? 5,000 yun. Sayang. Matitikas pa rin talaga ang ulo, no? Kahit alam namang ibinalita na daan pa rin ang daan sa bus lane ng EDSA. Ayan, tuloy. First offense, 5,000 yun. Sayang, 5,000. O diba? Kaya ako, hindi talaga ako nagtangkang dumaan dyan. Kasi alam ko namang mangyayari eh. Kahit yung mga ganyan, may mga kulay green, pang bike lane, bawal din daanan ng motor yan. May mga nakabantay kanina, mga ano yata yun, mga marines. Kaya mahirap. So ganito po yung ganap araw-araw dito sa EDSA, no? Isip pag Linggo, Sabado, Monday to Friday talaga, grabe talaga rito. Bakbakan talaga yung mga sasakyan dito sa EDSA, no?